Isang Pinay na nagngangalang Sofia, isang independent woman sa bansang Amerika, nagtuturo sa umaga, nagtatrabaho sa bar paggabi. Siya rin ang pinagpala ng magandang boses, kaya minsan ay kumakanta ito sa entablado para na rin makatanggap ng tip mula sa mga parokyano. Napamahal na siya sa kanyang trabaho at lalo na sa bansang Amerika, napaisip-isip niyang gusto na niyang mamuhay dito ng mapayapa. Sa hindi inaasahang pangyayari, nakilala niya ang isang sundalong Amerikano na si Nicolo. May pag-ibig kayang magaganap sa dalawa? Matutupad kaya ang pangarap ni Sofia na mamumuhay dito sa bansang Amerika? Magiging maganda kaya ang takbo ng kanilang pag-ibig? Kung bago ka palang napadpad sa akin channel ay, huwag mo sanang kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell for more updates sa mga videos ko. Maraming salamat mga katwini! Magdadalawang buwan na siya dito sa Amerika. Nagugustuhan na niya dito at pinangarap na niyang mamuhay. Pero paano siya mamumuhay dito sa bansang ito? Laking pasasalamat niya sa kanyang boss na si Zach. Ito ay Pinoy na bakla at ito lang ang nakakaalam sa sitwasyon ni Sofia. Sa loob ng bar ay galit ang mga katrabaho niya dahil close sila ng kanyang amo. Ang boss kasi niya ay gwapo at maskulado. Noong mga panahong nag-a-apply pa si Sofia sa bar ng kanyang amo na si Zach, tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Akala niya ay binubusuhan siya, yun pala ay ramdam niya ang lukso ng dugong Pinoy. Si Sofia lang din ang may alam sa pagiging bakla ni Sir Zach, kaya naman ang tiwala nila sa isa't isa ay sobrang taas. Huy Sofia, andito na mga baby boys na marido. Ayusin mo ang porma mo ha? Sige na, baka mabingwit ka at maligal citizen ka pa ditse. Bulong ng mahina na may kasamang harot ng kanyang amo, napairap lang si Sofia at natawa. Hey miss! At ayun na nga ang kinatatakutan niya. Tinawag siya sa isang table na puno ng sundalo. May apat na sundalo doon at ang tumawag sa kanya ay isang kasing height niya lang na isang black American. May hawak-hawak itong babae sa bewang. Sa gilid nito ay andun ang dalawang matatangkad na lalaking magkamukha, kambal na incheck, at sa gitna nila ay isang tahimik na kulot na babae na black American din. At ang nasa pinakagilid ay isang matipuno, clean cut, malalapad na braso at may suot na dog tag at name tag. Napansin niyang nakasundalo uniforme pa pala ang apat. Binasa niya ang name tag at noong huling lalaki, "Di Garcia? Oh wait, Pinoy din ba siya?" Bulong niya sa kanyang sarili. Lahat sila ay humingi ng tequilas habang ang isa ay nag-iiba sa kanila na humihingi ng ice coke. Tinukso siya ng mga batang lalaki maliban kay Mr. De Garcia na tahimik lang at humingiti sa mga tukso. Habang nagpunta siya upang maghanda ng kanilang inumin, bigla siyang na-curious at nahiya. "Nice butt," sambit ng black American sa kanya at natawa ang dalawang incheck pati ang mga babaeng dala nila. "Hey dude, let's bet if you can table her for $500. Tawa na nila ulit at narinig naman ni Sofia. Napaisip siya sa kanyang sarili. Teka, ako ba ang pinag-uusapan nila? Bago pa makasagot si De Garcia ay tinapo na niya ang tikilya sa mukha nito. Naghiyawan ang mga tao sa nangyari. Lumapit naman si Zach sa gitna ng komosyon. "What happened here, Sofia?" Concerned itong tanong at tinignan ang mga sundalo. Sa gitna ng lahat ay hinila lamang siya ni De Garcia papuntang labasan. "Ano ba?" sambit ni Sofia sabay tanggal sa mahigpit na hawak nito. "Pinoy ka di ba?" tanong ng lalaki. "Ay hindi ako Pinoy, kaya nga di kita magets da." Sarkastikong sagot niya sa pinata. "Pilosopo, maganda naman." Wala niyang paking sabi. "E di kung maganda ka at gwapo ako, e di bakit tayo?" Hirit din ni Garcia. "Excuse me, Mr. De Garcia?" "Nicolo?" "Okay, whatever. Again, excuse me, Mr. Nicolo?" "Nicolo lang." "Arte? Hindi kita type." Sambit niya dito. Habang kinakausap niya si Nicolo ay
naalala niya ang mga sinabi ni Zack sa kanya. Huy, Bruhilda, alam mo namang daming benefits ang pagiging misis ng sundalo, ano? Kaya huwag ka nang mag-inarte at landiin mo yung, ayun o, yung tahimik lang sa gilid. Tama nga naman si Sir Zack, pero kasalagad. At oo, nabasa ko rin noon na pag naging asawa ka ng sundalo ay libreng edukasyon, libreng medisina, libreng pabahay at certified legal passport, citizenship din kung saan siya na-deploy. Huy, miss, okay ka lang? Sambi din ni Kulo, sabay pagpitik ng mga daliri nito sa harap niya. Pinalabas mo ko dito, no? Para kamahin? $500 lang? Okay na rin. Deal. Grabe naman. Strangers lang tayo. Ipapamigay mo agad? Kala ko ba, di mo ko type. Ano akala mo? Libre? Money down. Napaisip-isip si Nicolo hanggang sa hinila siya nito palayo sa bar. Lumipas ang ilang sandali ay nakarating sila sa isang motel. Tama nga siya, nalilibugan sa kanya ang sundalo. Well, maganda siya kaya naiintindihan niya. Nagubad na ng pantaas si Sofia. Ano ba yan, miss? Anong ginagawa mo? Pagtatakang tanong ni Nicolo sa kanya. Ha? Halika nga rito. Sambit nito at pinaluhod si Sofia. Napaisip siya sa kanyang sarili. Grabe naman tong lalaking to. Ang intense. Bubuksan na sana niya ang zipper nito pero hinawakan ito ni Nicolo at pinunta ang kanyang kamay papuntang boots niya. Pakitanggal please. Sambit nito. Ano? Nagtataka si Sofia. Una pala pa? Ayun, hinubad na niya at imbis na lumapit sa kanya ang binata para halikan siya ay pumunta ito sa kama at tumalon at napahiga. Weird! Bulong niya sa kanyang sarili. Ah, ito! Sabi bigla ni Nicolo, sabay kuha sa kanyang wallet. Ito oh, enjoy! Sambit nito at tuluyan ng pumikit. Natulog ito habang litong-litong nakatanaw sa kanya si Sofia. Wait nga, Mr. De Garcia, di ba tayo mag-make love? Bakit? Gusto mo ba? Sarcastic ko nitong sabi. Ay, pilosopo rin? E di para saan tong $500? Kunin mo na lang, bilang thank you na rin dahil Pinoy ka, di ba? Yun lang? Pwede na akong umalis? Kung wala kang puso. Nakakalito naman tong lalaking to. Sambit niya at tinignan niya ang likod. Grabe, Nicolo, ang dami mga bilog-bilog ng hangin sa likod mo. Sambit niya sa humihilik na lalaki. Napagdesisyon nitong hiluti na lang ang lalaki bilang bayad na rin sa $500 na andali niyang ipamigay. Hindi niya napansin na nakatulog na din pala siya. Good morning, madam. Bati sa kanya na nakatopless na si Nico. Nico na lang ang tawag nito sa kanya kasi ang haba ng pangalan. Ha? Ay, sorry, nakatulog ako. Shit, anong oras na? Dali-dali itong napatayo. Anong meron? Gabi ba diba open ang bar? Hindi, yung tutor ko kasi, 9 AM din yun, $25 din yun, Diyos ko. Alala niyang sabi. Asus, $25 lang pala, bayaran na kita. Hindi kasi sir. Anak kasi yun ang head ng apartment namin. Diyos ko, bayaran pa naman ng renta. Sayang ang discount. Okay, hatid na kita. 8 pa naman, kain ka muna. Sambit ni Nicolo, sabay hapag sa kanya ng pagkain. Dalawang itlog na may hotdog sa gitna. Pwede ba magtanong? Sabi bigla ni Sofia. Nagtanong ka na. Sarcastic kong sambit ito. Pilosopo. Sabay sigaw nilang dalawa. Sabi sa'yo, bagay tayo eh. Kunwari, wala akong narinig. Anyway, ba't mo ko hinila kagabi? Tapos binigyan mo ako ng malaking pera? Dahil ba sa dare sa'yo na mga kasundalo mo? Napatahimik saglit ang binata. Siguro. Gusto mo ba balato? Pagbibiro nito. Nasaktan konti si Sofia. Kala niya kasi mabait talaga sa kanya itong Pinoy na ito. Weh,
Sabi mo kagabi, babayaran mo ako dahil lang Pinoy ako. Isa din yun. At natahimik na sila ulit. Sofia, tara na. Okay. Pag-uusap nila bago lisanin ang motel at napunta sa boarding house ni Sofia. Oh, Sofia, you're late. My daughter is waiting. And oh, hi Mr. Soldier. Sambit ni Ginang Helgas. Napaisip siya sa kanyang sarili. Grabe, parang walang anak. So ayun na nga, habang nagtuturo siya sa anak ni Ginang Helgas ay nasa gilid lang si Mr. Soldier. Napaisip siya sa kanyang sarili. Ba't ba siya andito? Kakailang naman. Big sis, is that your boyfriend? Sambit ng bata sa kanya. No, shh, focus, focus. Natapos na nga ang tutor at oras na para mag-ready para sa banda. Sunod ng sunod pa rin si Mr. Soldier sa kanya. Wait, teka nga, pwede ka nang umuwi. Thanks sa paghahatid, shupi! Sambit niya sa binata. Eh, pupunta rin ako sa bar ano? Ano kala mo, ikaw pupuntahan ko? Mayabang na sambit nito sa kanya. Ay sorry naman. At wait, curious ako. Kailan ka ba madideploy ulit? I mean kayo. Dapat sinusulit mo eh. Pasyal ka sana. Daming magaganda dito sa Amerika. 3 days na lang. Sambit nito at nauna nang pumasok sa bar. Pagpasok niya ay kita-kita siyang palapit sa table ng mga sundalo at naghihiyawan nito at binigyan siya ng $500. Sana balatuhan siya. Huy bruha, saan ka galing? Tawag ako ng tawag sa'yo. Sabay hila ni Zack sa kanya. Sorry, dead bot. Sabay pakita niya sa phone niya. We, ang sabihin mo ay nag-hook up kayo ng gwapo. Sira? Hindi. Huy, bakit hindi? Tanga, nalimutan mo atang pwede siya ang maging susi para di ka ma-deport sa Pinas. Duh! Irap nito sa kanya. Dahan-dahan sa irap, makita ng baby bra warriors mo. Sambit niya at dali-dali itong ng pamaskulado na forma. Nagulat siya nang tuksuhin ang kanyang tagiliran ni... Ano ba, Nick? May kiliti ako dyan! Huwag dyan! At sabay silang natawa. Narinig ko yun, Sofia. Ang alin? Naaakitin mo ko para pakasalan kita. Ano ba? Joke lang yun, no? Sambit niya at hinampas siya ng pabiro. Well, okay lang sakin. Nagulat naman siya sa narinig. Baliw ka ata? Bored ka ba? 3 days deploy ka na? Parang tanga. Hindi. Seryoso nga. Tutulungan kita. Seryosong sambit ng binata sa kanya. Tinitigan niya ng mabuti kung seryoso ba talaga ang binata sa kanya. Seryoso ka ba? Oo. Bakit ako? Kasi Pinoy ka. Hindi na lang siya nagsalita dahil wala naman siyang masabi sa sagot ng binata sa kanya. At ayun na nga, nasa military office na nga sila, kaharap ang military priest, nakasuot siya ng bestidang puti at ang binata naman ay nakasundalong uniforme. Ang mga witness naman nila ay si Zack na boss ni Sofia. Nagulat naman si Zack sa kasuotan ng bride dahil sa taglay nitong ganda at ang tatlong magulong sundalo na kaibigan nito naman. You may kiss the bride. Sambit ng pare at nagulat naman siya kasi banayad ang mga halik nito at hindi smack lang. Nagpapa-impress ba siya sa kapwa sundalo niya? Pinikturan sila ni Zack kasama ng mga kaibigan nito at pinikturan din sila ng mga sundalo ni Zack na ansama nilang makatingin. Hindi nila alam na mas bakla pa sa kanila tong machong amo niya. Pagkatapos ng kasal ay pumunta na sila sa restaurant. Ngunit napatrouble sila doon kasi grabe kung makaawa yung Black American kay Zack. Hindi niya alam ay bet siya nito. Nang gabing iyon ay napangiti siya sa tuwa. Sa wakas ay magiging legal na American citizen na siya at dahil na rin sa alak ay tumaas ang libido nilang dalawa at tama nga si Zack na baka mabuntis siya ng stranger na sundalo na less than a week pa niyang kilala. At hindi lang niya maintindihan
ay kung bakit okay lang itong ikasal sa kanya. Napaisip siya sa kanyang sarili. Ano bang makukuha niya sa akin ang virginity ko? Eh, makukuha niya naman din yun kahit hindi kami kasal. Bakit kaya na kahit less than a week pa kami magkakilala ay kaya niya akong pakasalan? Mga tanong na hindi niya kayang itanong sa kanyang asawa dahil nahihiya siya nito. At lumipas sa mga sumunod na araw ay namaalam na ito sa kanya na destino ito sa Nigeria. Tuwing Sabado ito tatawag sa kanya kahit stricto sa military. At kung mahuli silang nagpapanggap lang sila ay madedeport siya ng tuluyan at ito naman ay matatanggal ng lisensya. Nagpabalik-balik ang kanyang routine. Umaga ay nagtuturo siya. Gabi, nagbabar. Ang nagdagdagan lang ay ang kanilang pag-uusap sa phone ng kanyang asawa na si Nicolo. Hindi niya akalain na mas mapapalapit ang kanilang loob kahit malayo sila sa isa't isa. Hanggang sa may tumawag sa kanya na hindi niya kilala ang no number. Hello? Is this the wife of Mr. De Garcia? Yes, I am. Ma'am, I just want you to open the TV. Binuksan niya agad ang TV at bumungad sa kanya si Nicolo at ang kanyang kapwa sundalo. Di siya makapaniwala sa kanyang nakita. Nakatulala lang siya nito. Patay na ba siya? Bulong niya sa kanyang sarili. Mr. De Garcia got caught up with this incident. Fortunately, he survived among all the soldiers in this war. Unfortunately, he is amputated. Nanigas lang siya. Hindi niya kayang gumalaw sa mga naririnig niya sa TV na patungkol sa kanyang asawa. Siya lang ba ang nakaligtas? Bulong niya sa kanyang sarili. Dali-dali siyang pumunta sa hospital. Puno ito ng iyakan ng iba't ibang pamilya, mapa-Amerikano, Black American, Insik. Sa lahat ng higaan ay si Nicolo lang ang walang pamilya. Naiyak siya sa sitwasyon nito. Sa loob ng maingay na iyakan sa hospital ay nakayakap lang siya sa kanyang asawa. Pagkatapos ng ilang interview ay umuwi na sila ni Nicolo. Inalalayan niya ito, pinaliguan, pinakain, lahat-lahat ginawa niya para maalagaan lang ang kanyang asawa dahil wala na itong mga paa. Makalipas ang mga araw ay nag-iba na si Nicolo. Naging tahimik ito pero naiintindihan niya ito. Naputulan siya ng paa, nawala ng mga kaibigan at walang ni isang pamilya na nandito na umalalay sa kanya. Nagpatuloy ang kanilang ganun na routine. Tinigil na niya ang pagtuturo at minsan na lang kung magtrabaho sa bar, naiintindihan sila nito ni Zach ang boss niya at minsan ay bumibisita ito sa kanya para tulungan siya sa pag-alalay kay Nicolo. Pinapasyal niya si Nicolo sa park nang biglang nagsuka siya. Napatingin bigla si Nicolo sa kanya. Pagkarating nila ng bahay ay ginamit niya agad ang pregnancy test ng palihim at nagpositibo ito. Tinignan niya si Nicolo. Hindi niya kayang ipalaglag ito, pero mas hindi niya kayang dagdagan ang problema nito. May naisip siya at baka magalit ito. Ngunit ito lang ang paraan para may katuwang siya at hindi siya nararapat dito sa lugar na ito. Fake ang kanilang marriage. Pumunta siya sa military office at inamin ang lahat na hindi pa isang taon sila magkakilala. Na-meet lang sila sa bar. Kinabukasan ay pinatawag si Nicolo. Galit itong tinignan siya. Napaisip siya sa kanyang sarili. Oo, Nicolo, magagalit ka. Alam ko, pero ayaw kong dagdagan ang problema mo. Sinabi ko ang lahat-lahat at alam kong iisipin mong ginamit lang kita. Napaluha na lang siya sa sobrang kabaitang ginagawa ng kanyang asawa. Hanggang ngayon ay hindi niya alam kung bakit siya nito inayang magpakasal nang walang kapalit. Sir, I have something to say. Sambit ni Nicolo. Sure. Yes, it was a fake marriage, I admit, in the middle of a war where all my comrades died one by one. I remember them shouting their family names, but I don't have anyone. Only you. Thank you for taking care of me. Thank you for being there on the most lonely dark nights. I want to be with you. I was hoping for you to stay longer. And yes, it's my proposal for her to marry me.
So please, don't punish her. Sophia, mahal na mahal kita. At ayun na nga ang hudyat ng patuloy-tuloy na agos ng mga luha. Pagkatapos nun ay bumalik na siya sa Pinas at wala na siyang balita sa binata. Lumipas ang mahabang panahon, lumaki na ang kanilang anak na walang malay kung sino ang kanyang ama. Kamukhang kamukha ito ni Nicolo na bansya sa Amerika at nawala na rin siya ng kontak sa kanyang boss na si Zack. Ngunit isang tao lang ang hindi niya mawala sa isip, si Nicolo. Posible pala yun, no? Yung isang taong nakasama mo ng ilang sandali ay pwede palang maging pinaka-importanteng parte ng buhay mo. Habang namimili sila kasama ang kanyang anak na si Colin, biglang tumakbo ang bata papuntang National Bookstore. Mom, look who! It looks like you! Sabay turo ni Colin sa libro. Napaisip naman siya sa kanyang sarili. Teka, isa itong libro na may title na Purple Hearts, tapos na cover nito ay may drawing ng mata? Teka, mata ko ba to? Dali-dali niyang binuklat ang libro at nakita niya ang kanyang pangalan bilang author nito. Sa loob ng libro ay andun ang kwento niya, ang kwento nilang dalawa. Ngunit sa mga bandang dulo ay may mga blankong pahina at sa back cover nito may nakasulat na QR code. Dali-dali niyang binili ang libro at kinarga si Colin. Nagtataka si Colin sa pagkaaligaga niya. Tinuro niya kay Manong Driver ang lokasyon ng QR code. Sigurado po ba kayo, ma'am? Tanong nito. Opo, pakibilisan po. Mami, how about my school supplies? Inosenteng tanong ni Colin. Later na anak, please. Umikot ang mga mata ni Sophia sa daan hanggang sa narating nila ang sementeryo. Hindi naman makapaniwala si Sophia sa kanyang nakita. Kaya naman, tinanong niya agad kay Manong Driver kung tama po ba ito, Manong? Pagkukumpirmadong tanong niya. Opo, sinunod ko lang po ang QR code. Sagot ng driver. Napaluha bigla si Sophia. Di siya naniwala na wala na si Nicolo sa mundong ito. Nagtataka naman ang kanyang anak kung bakit sila napadpad sa sementeryo at kung bakit umiiyak ang kanyang ina. Nagbayad siya sa driver at unti-unti siyang naglakad. Sa gitna ng tahimik ay nakita niya ang puntod na nag-aaliwalas dahil sa sunflower na nakadekorasyon. Dali-dali naman niyang binuhat si Colin at pinuntahan nito. Nicolo de Garcia Jr.? Bulong niya sa kanyang sarili. Sa kanyang nakitang puntod na nakapangalan sa kanyang ex-husband ay napahagulgol siya sa iyak. Huli na ba ang lahat? Nagsisisi siya na hindi niya pinakilala ang kanyang anak sa tunay nitong ama. Walang salitang lumalabas sa bibig niya kundi ang pag-iyak ng sobra. Sobra siyang nasaktan sa pagkawala ng kanyang asawa. Nagtataka naman ang kanyang anak kung bakit umiiyak ang kanyang ina. Mami, bakit ka umiiyak? Sino po ba siya? Naputol ang kanyang sasabihin dahil may sumingit sa likuran niya. Huy, bruha! Ang ingay! Sambit ng lalaki sa likuran niya. Sa kanyang pagharap ay nakita niya si Zack, ang kanyang boss sa Amerika na naka-formal attire. Tinutulak nito ang wheelchair ng lalaking nakaupo na naka-uniforme na sundalo. Nicolo? Mahinang bulong niya. Dali-dali niyang niyakap si Nicolo. Napaluha siya sa sobrang saya. Lumapit naman si Colin sa kanila. Mami, sino po siya? Tanong ng inosenteng bata. Anak, si Nicolo, ang papa mo. Sambit niya sa kanyang anak. Hindi makapaniwala ang bata sa narinig. Napaiyak ito sa sobrang saya. Totoo ba ikaw? Totoo ba kayo? Hindi ba ako nababaliw? Sunod-sunod na tanong niya sa mga ito. Dami mong hanash, girl. Ikaw babae ka, ha? Ang hirap mong hanapin. Kaya ikaw, baby girl, don't be like your mama, okay? Don't leave your loved one to be selfless. Sambit ng baklang si Zack sa kanila. Napatitig lang siya kay Nicolo dahil hindi pa rin siya makapaniwala na magkakasama na sila ngayon.
kung buhay ka, sino to? Sabay turo niya sa puntod. Junior yan, the third ako. Hindi natin napag-uusapan yan dati. Sagot nito sa kanya. Na-realize niya na sa sobrang ikli nilang magkasama ay ang malalim na nararamdaman ang kanilang nakuha. Ngunit hindi nila masyadong kilala ang isa't isa. Nagtataka siya kung bakit naka-formal ang mga ito. Ilang sandali ay lumapit sa kanila ang military peace. Napaisip siya sa kanyang sarili. Ay teka, sundalo na ulit siya? Anong nangyayari? Nabasa naman ni Nicolo ang mga tanong sa mukha ni Sofia. Kaya naman, i-explain ko lahat sa'yo. We have the lifetime to get know each other and love each other again. And of course, with our baby Colin Del Pilar de Garcia. So, I just want to ask you, Miss Sofia Del Pilar, will you marry me again? But this time, it's real? Yes, I do. I mean, yes. Pagkatapos ng proposal ay, dali-daling nagsalita ang military priest at sinabi, Nicolo, tinatanggap mo bang maging kaisang dibdib si Sofia na maging kabiyak ng iyong puso sa habang buhay, sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan at mamahalin mo siya habang buhay gaya ng sagradong utos ng Panginoon? Opo, Sofia, tinatanggap mo bang maging kaisang dibdib si Nicolo na maging kabiyak ng iyong puso sa habang buhay, sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan at mamahalin mo siya sa habang buhay gaya ng sagradong utos ng Panginoon? Opo. Hanggang sa sinabi na ng pare ang katagang, "You may now kiss the bride." Yumuko si Sofia at hinalikan ang naka-wheelchair na si Nicolo. Nag-react ang kanilang anak na si Colin. Agad namang tinabunan ang mga mata nito ni Zach na tawang-tawa sa reaksyon ng chikiting. Hindi niya akalain na ikakasal sila sa sementeryo at sa harap pa ng puntod ng ama nito. Lumipas ang mga araw ay masayang namumuhay ang mag-asawang Nicolo at Sofia kasama ang kanilang anak na si Colin. Nalaman ni Nicolo na may anak sila ni Sofia 4 na taon na nakaraan dahil nadula si Zach. Wala rin kontak si Sofia kay Zach kaya inabot ng 4 na taon na paghahanap. Napag-isipan niya na magsulat ng libro at ikwento ang kanilang love story nilang dalawa ni Nicolo. Pumatok naman ito at hinihiling sa Diyos na magkita sila muli. Nagkaroon ng Netflix adaptation, ngunit naging abala siya sa pag-aalaga sa anak, kaya hindi niya nakita. Naging usap-usapan ito at sa tulong ng media ay nabalik ang military license ni Nicolo. Malaki ang kita ng pelikula at libro. Nakapag-ipon-ipon at napag-desisyon ng bumili ng bahay para sa kanilang binuong pamilya. Hindi man naging maganda ang una nilang pagkikita ay naging maganda naman ang kanilang pagsasama bilang magkaibigan hanggang sa umabot sa pag-iibigan. Kahit maikli man ang kanilang pinagsamahan, ang mahalaga ay ang nabuo nilang pagmamahal sa isa't isa. Huwag natin aksayahin ang mga panahon na nandyan pa ang ating mga mahal sa buhay. Lagi natin ipakita sa kanila ang ating pagmamahal bawat oras, minuto, segundo. Hanggang dito na lang magtatapos ang ating kwento nila Nicolo at Sofia. Maraming salamat mga katwini sa patuloy niyong pagsubaybay sa kwento nila. At sana may natutunan kayo sa kwento nilang dalawa. Muli, maraming salamat mga katwini sa pagtangkilik ng mga videos ko.